Magandang araw mga kafamilya, at ngayon po ay ako'y magluluto ng chicken biryani. Sa tinagal namin nakatira dito sa Brunei ay never pa akong nagtry magluto ng chicken biryani. At sabi naman ni Daddy Pong ay bakit hindi ko nga daw naman subukan. Kaya naman pinabili ko siya kanina ng 1 kilo ng basmati rice. Sakto na yan para sa amin. At hinugasan ko lang yung bigas hanggang sa mag-clear na yung tubig at iset aside muna natin siya about 30 minutes. At pagkatapos kong hugasan ang bigas ay nagpainit na rin ako ng mantika dito sa kaldero. Nilagay ko na rin ang sibuyas. At iprito lang natin ito hanggang sa maging golden brown. At ito pa pala yung mga ibang ingredients na kailangan natin. Isusulat ko na lang sa description. At haluin din natin ang sibuyas paminsan-minsan at baka naman masunog na ang ilalim. At kapag narisyan natin yung ganyang kulay, pwede na nating hanguin. Bali kalahati lang yung hanguin ko at ipanggigisa ko na yung kalahati. At ilalagay ko na rin ang manok. Igisa lang natin siya hanggang sa mag-light brown. Ang pagluluto po ng biryani ay may kanya-kanya ding version. Kaya kung ako man po ay may pagkakamali dito ay sorry naman. At alagay ko na nga rin po ang ating minced ginger at saka minced garlic. Saka natin ulit halu-haluin. At isunod naman ang kamatis at hayaan lang kumulo hanggang sa lumambot ito. At haluin lang natin para hindi naman masunog ang ilalim. At ang hindi mawawala ay ang chicken biryani masala. Bali naglagay lang ako ng 3 kutsara punong-puno. At patuloy lang ang paghalo hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap. Maaari din po kayong maglagay ng crushed chili, chili powder o kaya naman ay yung fresh chili. Hindi lang po ako naglalagay ng pampaanghang dahil ayaw ni Jace at saka ni Gian. Pero si Kuya Jumong kumakain naman ng maanghang. Nilagyan ko na nga rin po ito ng kaunting tubig at saka isinunod ko na rin ang 1 cup ng chopped coriander at saka 1 cup din ng chopped na mint. At saka lalagyan din natin ito ng 1 cup na plain yogurt. Then haluin na naman po natin. Ang pagluluto talaga ng biryani ay nangangailangan ng oras. Hindi ito pwedeng madaliin. At naglagay na lang din po ako ng asin. Tansyahin nyo na lang po at baka naman mapasobra. Simir na lang po natin ito and then ihahanda na natin ang pagpapakuluan ng ating basmati rice. Takpan muna natin. At naglagay na ako ng tubig dito sa malaking kaldero. Narin ako ng cardamom seeds, cinnamon sticks, bay leaf, cloves, caraway seeds at saka coriander, mint at saka asin. At kapag nga po kumulo na ang tubig ay ilalagay na rin po natin yung bigas na ibinabad natin kanina ng 30 minutes. At paminsan-minsan po ay haluin natin ang ating bigas ng dahan-dahan. At hayaan lang natin siyang kumulo. Lulutuin lang natin ito ng about 70 to 80% ng pagkakaluto dahil mamaya ay apainin pa natin ito. For almost 13 years na stay namin dito sa Brunei, ngayon ko lang talaga ito nasubukang lutuin. At ready na nga itong ating chicken, iset aside lang natin. At pasilip-silip nga si Daddy Ipong dahil excited na daw siya sa aking niluluto at sa wakas ay makakatikim na din ng free biryani. Dahil kapag nga naman nag-order ka sa restaurant ay talagang may kamahalan ang biryani dito tapos hindi pa ganun kasarap. At kapag okay na nga ang ating biryani rice ay strain natin siya at saka natin ipatas dito sa ating kaldero. At ngayon pa lang ay talagang napapawaw na ako sa resulta ng niluluto ko. At ngayon nga ay alas 6 pa lang ng hapon, si Kuya Jumong panay na ang balik dito sa kusina at nagtatanong kung ready na ba ang aming hapunan. At naipatas ko na nga ang kanin at saka chicken. Sa ibabaw, lalagyan din natin nung natira nating fried onions kanina. At saka lalagyan din natin ito ng coriander leaves at saka mint leaves na hiniwa. Maaari din kayo maglagay ng food coloring sa ibabaw o kaya yung saffron. Hindi na lang ako naglagay dahil wala akong ganon. At pagkatapos nga, i-cover muna natin ng foil para ma-sealed ang init at maganda ang pagkainin niya. Paininin lang natin ito ng 30 hanggang 45 minutes. At pagkatapos nga ng 45 minutes, ay ayan na, taran! Ang bango talaga, best! Haluin na lang natin ito at ready to serve na ang ating hapunan! Tamang-tama at nakaabang na din ang ating mga tripulante sa lamesa. Palibhasa ay first time naming matitikman itong niluto kong biryani. Ayan, haluin lang natin ng dahan-dahan. Yung mga manok isinaset aside ko muna para ilalagay ko na lang siya sa ibabaw ng bandihado. At eto na nga, kain na tayo! Maraming salamat po sa panonood! Bibi? Gian? Nyam nyam? Say hi! Hi. Ha. Ano? How is it, Kuya? Let me take this one. Good.